Hello mga men! So yan, maligayang pagbabalik po sa channel ko. Ang video po ngayon is ituturo ko kung paano mag-live stream sa cellphone na may animated overlay kagaya na. Killing spree! Double kill! Triple kill! Maniac! Your team destroyed a turret! Ayan, so gaya nga ng sabi ko guys, walang halong computer yan, cellphone lang yan. So, ituturo ko sa inyo kung paano gawin yan. Kailangan nyo lang i-download yung nasa description, so dalawang file yan. Yung APK na gagamitin natin pang edit. Tapos, yung isa is yung video or yung overlay na ginawa ko. At ang una natin gagawin guys, kailangan lang natin mag-log in or gumawa ng account sa Streamlabs. Then, i-create or i-connect nyo lang yung account nyo, yung Facebook nyo or anumang streaming platform na gamit ninyo. So, mag-sign in lang kayo or mag-sign up gamit yung mga Facebook nyo. Then, pag tapos na kayo dun, simulan natin sa pag-install ng mga application na kailangan natin. So, punta tayo sa file manager at hanapin ko lang po yung file. Okay, so... Oh. So, una kong gagawin, i-install ko lang yung isang ating application, which is Alight Motion. Ayan, so installing na po siya. Once na na-install natin yung application na to, click nyo lang yung green or yung plus icon. Ayan. Tapos, create kayo ng bagong element or project. So, element na lang yung gagamitin ko. So, ang lagyan na lang natin na pangalan overlay. Ayan. Then, click nyo yung lapis or yung pencil. Kasi, ibig sabihin yan is custom. So, gagawa tayo ng size. Ito yung width. So, 1194 sa width. Tapos, 127 sa height. Ayan. So, it's your choice na kung anong, kung ilang frame kung gusto nyo. So, ang gagamitin ko is 30 FPS lamang po. Then, create natin yung element. Ayan. So, maliit lang siya. Pandak siya. Kasi, ang balak is ilalagay lang natin siya sa baba. And then, once na na-create yung element na overlay, click nyo yung plus icon sa baba and then image and video. Then, allow nyo lang yung app na i-access yung files nyo. And then, click natin yung view all. Then, locate natin yung na-download natin. So, yung na-download ko, sinave ko siya sa tutorial na folder. Eto. So, eto yun. Eto yung thumbnail niya. Alright, so i-add ko lang siya. Okay? So, check lang natin siya. Ayan. Check ko lang siya. I-play ko lang siya. Once na na-add nyo na yung video, click nyo lang yung back. And then, make sure nasa umpisa kayo. Then, click nyo lang ulit yung plus icon kasi mag-add tayo ng text dun sa blank field. So, click nyo yung text. Ayan. So, lagyan nyo lang yung, since Facebook yung nandun sa overlay, lagyan nyo yung name ng channel nyo. So, sa akin, Kaka Doodles. Then, check. And then, click nyo yung Move and Transform dito sa baba. Then, eto yung, pag eto yung nakapili, ibig sabihin, pwede mong i-drag kung saan pupunta yung text. And then, eto naman is to resize. So, i-resize ko lang siya na kakasya dun sa blank field. Then, pag feeling ko okay na, sakto ko na siya sa butas. So, kung gusto niyang palitan yung font niya, punta ka lang ng back or i-back na lang siya. Ayan. Kaka-doodles and then, ayan yung nasa taas. Pili lang kayo ng iba't ibang font. Madami po yan. And for example. Then, color. Kung gusto niyo ng green or blue, ayan. Check nyo lang yan.
Then, i-resize ulit natin siya yung tatama dun sa box. Ayan. Ayan. So, ayan guys. Ito siya. Ito yung layer na yun. So, make sure na yung layer na yun is nakaswak hanggang sa dulo ng video overlay natin. So, i-click nyo yung layer. Then, click nyo ito. Or, i-adjust nyo muna yung sa timeline nyo. Punta kayo sa pinakadulo. Make sure na nakaklik kayo sa layer na yun, yung text layer. Yan. Then, adjust nyo hanggang dulo. Then, click nyo itong ito. Itong icon na ito. So, ibig sabihin nun guys, yung text magtatagal siya hanggang sa end ng video natin. So, meron pa tayong isang blank field doon. So, kailangan lang natin mag-add ulit ng text. So, once na i-adjust nyo na yan, i-click nyo na yung back. So, yung nasa gitna, may logo dyan. So, kung may logo kayo, ilagay nyo po yun doon. So, mag-add lang ulit tayo dito and then image and video. So, gagamitin ko lang tong logo na to, for example. Tayo dito sa tutorials and then gagamitin ko yung logo nito. I-add ko lang yan. Ayan, so nasa gitna po siya. Ayan. So, same process po. Make sure na i-click nyo yung layer na to. Then, punta kayo sa pinakumpisa. Then, click nyo to. Then, punta kayo sa pinakadulo. Then, click nyo ulit to. Ayan. Para, ibig sabihin nun, buong hanggang sa dulo, mula umpisa hanggang sa dulo ng ating GIF na ginagawa is present po yung avatar na yun. Or yung mga, anong tawag dito? Yung mga information na yan. Or items na yan. So, i-preview nyo lang ng konti. Pagtapos na kayo. Ayan. I-hold nyo yung timeline or igalaw nyo yung timeline from right to left. Ayan. So, pag okay na kayo dyan, pag na-design nyo na ng mabuti, ang next na gagawin po natin is i-click nyo yung box sa taas, sa upper right. And then, select nyo yung GIF. And then, click nyo yung export. And so, nag-export na po yung ating project or yung element. Ayan. So, make sure na click yung save dito para lang sigurado na nakasave. Next thing na gagawin po natin is punta tayo sa browser natin. Then, search nyo lang Google Photos. Ayan. Search nyo lang po is Google Photo. Ayan, so search nyo lang yung Google Photo. And then, ito, select nyo yung photos.google.com. Ayan. And then, mag-upload po kayo ng video or image. So, click nyo yun and then i-select nyo po kung saan nakasave yung ating ginawa kanina. So, ayan, na-open na po natin siya or na-upload na po natin. I-click lang natin yung photo or yung in-upload po natin ito, which is ito. And then, yung next thing na gagawin natin is click natin yung share icon. And then, gagawa po tayo ng link. And then, kakopy po natin ito. Ang next na gagawin natin, once na nakopy natin yung link natin, i-paste po natin sa browser natin. Ayan. And then, pag nandyan na po siya sa gitna, ang gagawin nyo po ulit is i-click nyo dun sa address bar. And then, ikakopy nyo ulit yung link na nandun kasi nag-iiba po siya. So, once na nakopy niya na yung link, okay na tayo dun. So, next step is, kailangan din natin mag-install ng Streamlabs. So, wala pa ako nun. So, download lang ako sa Play Store saglit. Ayan. So, ito yung mangyayari pag first time mo in-open yung application. So, tatanungin ka kung anong streaming platform yung gagamitin mo.
So, gagamitin nyo yung Facebook. Yan, maglalagin ako. So, eto, tatanungin kayo nito sa unang setup ng application. So, pipiliin ko lang muna yung screen, then click ko lang next. Then, yung alert box, eto po yung, kunwari may nag-like, may nag-share, may nag-send ng star sa stream nyo. Eto po yung mga nagpapakita sa gitna. And then, etong event list po is, eto yung mga previews or parang listahan ng mga nangyari doon sa stream mo. So, i-click ko lang yan or pipiliin ko lang yan. Ayan. Then, click done. Then, ina-ask ka ng application kung gusto mong i-allow yung permission na to. Sige, i-allow natin kasi kailangan po natin yung mga yan. And then, dito sa part na to, tatanungin ka ng Streamlabs kung gusto mo bang i-capture niya na lahat. So, ready ka na ba? Parang ganun. So, click mo na yung start now. Ayan. So, lahat ng nangyayari sa screen mo is kinakapture na mismo ng Streamlabs. Alright, so, ang gagawin natin is para mabawasan po yung load ng cellphone nyo para hindi masyadong log, punta tayo dito sa screen, then click natin yung three dots. Then, dito sa showing on preview, disable lang natin yan. So, showing on preview, i-click na natin yan kasi hindi naman importante yan. So, yung alert box, kayang mag-position kung saan nyo gusto. Kung saan nyo gusto lumabas yung mga alerts. Kaya yung event list, kung gusto nyo yan. So, next na gagawin natin, guys. Click natin yon yung hamburger icon sa left. Then, click natin yung editor. Then, click natin itong nasa right. Then, mag-click natin yung plus icon. Then, mag-add tayo ng widget. And then yung custom URL. Kung naalala nyo, may kinopya tayong link kanina. Ipipaste po natin siya dito. Ayan. Then add. So, ito na po yung item natin. Yung next natin gagawin is, i-resize po natin to ng ganyan. Alright. And then click natin yung check. So, merong konting bug pa sa Streamlabs. Hindi pa masyadong maayos. Ang gagawin natin is i-minimize po natin yan. And then punta po ulit tayo sa Streamlabs. Reopen ulit natin yan. Ayan. Kung makikita nyo guys, natatakpan po kasi siya. So, i-adjust ko lang konti. Ayan. So, eto po yung overlay natin. Kung makikita nyo guys, ayan, animated po siya. Gumagalaw po siya. So, pag magla-live po kayo is magpapakita po yan sa mga viewers nyo. So, since in-adjust ko lang siya kasi natatakpan siya ng parang menu ng Streamlabs, ibabalik ko na siya dati. Ayan. Make sure i-drag nyo lang siya pababa and then click check. Ayan. So, once na na-setup nyo yan guys, just make sure pakicopy na lang po yung position or yung position ng ating mga items. Make sure na yung ating URL is nasa ibabaw kasi baka minsan nasa ibaba po siya. Natatakpan po siya ng buong screen. Ayan. So, possible na hindi po siya makita ng mga viewer nyo. So, make sure nyo lang na i-drag po siya pataas. At yung buong screen, make sure na nasa baba po palagi kasi yan yung magsisilbing background po ng live po ninyo. So, ayan po guys. Click nyo lang yan. And then, kung nakikita nyo, gumagalaw po siya. So, ang next step nyo lang is, i-click nyo lang yung red button na to para mag-live. Piliin nyo lang yung page nyo. So, for example, Kakado. Then, tatanungin kayo kung anong title nyo or kung anong description. Click done. Click okay. Ayan. And then, punta na po kayo dun sa games nyo. Wala ang pakot.
Alright, so ayun guys, yun lang po yung tutorial namin ngayon. Sana nag-enjoy kayo. At sana meron kayong matutunan. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Thank you so much.